Welcome to Barangay Ginebra, Mathew Wright. Bago pa man natin pag-usapan ang issue na ito about sa paglipat nitong si Mathew Wright ng Phoenix, ay dadako muna tayo sa venue or sa practice venue ng PBA sa Batangas City. Sinabi nga na itong PBA ay aprobado na. Sabi nga nitong si Comey Marshall, okay na ang LGU Local Government Unit, JAO or Joint Administrative Order from the Department of Health Games and Amusement Board and Philippine Sport Commission na lang ang maybe our teams can start practices middle of May. Yan na nga ang naging update ni Comey Marshall regarding sa venue na maaaring pagpraktisan sa Batangas City. Ilan nga sa ating mga PBA teams at mga PBA players ay laking tuwa nang malaman nga na aprobado na ng Batangas City ang venue na maaari nilang pagpraktisan. Ilan sa mga source na ating nakalap, sinabi na PBA teams allowed to practice in Batangas City starting mid of May. The PBA took a huge step toward kickstarting the 2021 season after Batangas agreed to host team practices starting mid-May. And based on the article, Comey Marshall confirmed the development Sunday a day after league officials wrapped up decisions with Batangas City Mayor Beverly De Macua and 5th District Representative Marvin Marino. He added, "We'll meet soon to discuss the protocols and our teams will go and inspect the location this week. We've also coordinated with the Games and Amusement Board." Chairman Bahamitra, regarding our plans, shared Marshall in Filipino. The Batangas City Coliseum and Batangas State University are being eyed as practice venues. Adding a third location in the Lyceum of the Philippines University Batangas is being discussed as well. As Batangas City remains under General Community Quarantine or GCQ, May 15 is the earliest team can train there. Well, we have to wait for Batangas to go into modified GCQ or MGCQ so that the teams can begin scrimmages. We'll also wait and see if the IPF grants us an exemption and allow us to practice before MGCQ. Clubs will follow a closed circuit setup in traveling to and from Manila and Batangas. Comey Marshall clarified that there are no discussions about holding actual PBA games in Batangas City. So far, only Ilocos Norte and Antipolo have expressed willingness to host games for 2021 season. Sa madaling sabi, mga ka-PBA ay aprobado na nga ang venue para sa pagpapraktisan nitong mga PBA players. Ngunit hindi pa rin malaman kung saan nga ba gaganapin ang PBA Season 46. At sana nga mga ka-PBA ay dito na rin sa Batangas City ganapin ang PBA Season 46. Nang sa ganon ay may isa na lang silang lugar kung saan mas madali ang transportation at mas madaling makakapag-adjust ang mga PBA player. At ngayon mga ka-PBA ay dumako tayo. Ito nga bang si Mathew Wright ay mapapapunta na nga sa Barangay Ginebra? Matatandaan natin mga ka-PBA na ilang beses nang lumabas ang issue na ito na itong si Mathew Wright nga ay gustong-gusto nung magpa-trade sa ibang team. At sinasabing dahilan ay hindi na nga siya masaya sa Phoenix Fuel Master. Nagsimula nga ang issue na ito dahil nga hindi nga nakaka-close nitong si Mathew Wright ang coach ng Phoenix na itong si Coach Louie Alas. At dahil muli na namang nabuksan ang issue ay sinasabing totoo na nga ang desisyon nitong si Mathew Wright na magpa-trade sa ibang team. At napakalaki nga ng possibility mga ka-PBA na mapunta itong si Mathew Wright sa Ginebra dahilan nga sa napakatagal na nga na nag-aabang ng Ginebra na makuha itong si Mathew Wright. At alam natin na hindi nila ito palalagpasin dahil nga alam natin at kilala natin na itong si Mathew Wright ay magaling sa 3-point shooting. At masasabi din natin na napakataas ng trade value nitong si Mathew Wright sa Ginebra. Ngunit ang tinatanong ng lahat kung matutuloy nga ito, sino nga kaya ang ipapalit ng Ginebra kapalit nitong si Mathew Wright? At tulad nga ng pinus nitong si Snow Badua, one star disgruntled at his team might opt to just go back to the States if he can't be traded. Clue, no answer is wrong, everything's gonna be just right.
So ang tinutukoy nga dito mga ka-PBA ay ang willingness nitong si Mathew Wright na matrade na siya sa ibang team. Madaming ang source ang nagsasabi na itong si Mathew Wright ay gusto na nga umalis sa Phoenix Fuel Masters. At sinasabi din na TNT Tropang Giga interesadong ipalit si Ray Parks kay Mr. Wright. Sino nga ba ang dapat makapalitan ni Mathew Wright nang hindi malulugi ang Phoenix Fuel Masters? Iba't ibang team nga ang lumalabas or rumors regarding sa pag-trade dito kay Mathew Wright. Ngunit naniniwala tayo mga ka-PBA na itong si Mathew Wright ay mas pipiliin na mapunta siya sa Ginebra. At panigurado tayo mga ka-PBA na laking tuwa nitong si Coach Tim Kuhn kung sakaling makuha nga nila itong si Mathew Wright. At mas lalakas pa nga ang lineup nitong Ginebra kung sakaling nga mapabilang na si Mathew Wright bilang official Ginebra Nation. At sa pagkakataong ito mga ka-PBA ay talaga namang kaabang-abang ang mga susunod na pangyayari. Dahilan nga sa ating nalaman na talaga namang desidido na itong si Mathew Wright na malipat sa ibang team. At naniniwala tayo mga ka-PBA, mga ka-Ginebra na mapapapunta nga itong si Mathew Wright sa team ng Ginebra. Wala pa mang final na decision o sagot sa issue na ito, pero nais na nating i-welcome itong si Mathew Wright sa bagong tapang sa Team Ginebra. Bago ko tapusin ang video na ito ay sina-shoutout natin ang ating idol na si Tony Lakayanga. Scout Ranger, mega shoutout sa'yo. And mega shoutout din kay Ferdinand Draging. Thank you so much for watching mga idol.